Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating Munting Channel. Dito na naman tayo ngayon sa Libagon mga kabutingting at mayroon na naman tayong gawa. Actually mga kabutingting, hindi na ako nag video habang naghahanap ng customer at saktong-sakto naman na habang nagsisigaw ako dito sa banda rito. Yun nga si ma'am. Bali tinawag ako mga kabutingting. At actually mga kabutingting, suki ko rin to si ma'am. Anong pangalan nila ma'am? Hinday. Suki ko mga kabutingting pero hindi ko kilala. Ngayon ko lang kilala. Hinday Arado? Hinday Arado dito sa Libagon mga kabutingting. At bago ko ito umpisaan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. At mayroon pang pahabol mga kabutingting bago ko umpisaan, baka magtampo. Gusto ko lang i-shout out si Florindo Isidro 09 from Marikina. Sana all. Yan, shout out sa'yo sir. Salamat sa suporta at sa panonood. Siyempre sa Latin ko na rin sa mga silent viewers, sa mga organic viewers yan, maraming salamat sa inyong suporta sa walang sawang sumusubaybay sa aking mga vlog. Yan, at umpisa na natin bago pa humaba itong pasakali natin. Yan mga kabutingting, ito yung electric pan na gagawin natin. Gagawin ko pala. Ang brand nito ay Standard at yun naman ay Hanabisi at ito ay Camel. Pero ang sabi ng may-ari ni Ma'am Hinday, ang problema daw nito kung nakita nyo, ayan o, siguro yung mga guard lock lang. Pati ganon din tong isang stand pan na Hanabisi. Pero yung itong ball pan ay tinisting ko to ngayon pero ayaw talaga gumana. So unahin natin tong medyo madali-dali lang. Yan mga kabutingting, ito yung una nating gawin. At sabi ang nito, ang problema ay baka yung guard lock lang. So pag mga ganito, tanggalin muna natin tong screen. Ay isang tornilyo para matanggal natin yung screen. At malinisan na rin ito mga kabutingting dahil napaka alikabok nito. Mayroon. Yung tornilyo nito mga kabutingting, yung tornilyo na yan, kung nakikita nyo, isang tornilyo, wala na, hindi na matanggal dahil napudpud na. Pero pag mga ganyan mga kabutingting, ay gumamit lang tayo ng T na 8mm para matanggal natin yung tornilyo. Yan. Kasi yung pinakaulo nito mga kabutingting, yan o. Yan, kung nakikita nyo ay wala na, pud-pud na talaga. So, bago natin ito ayusin itong guard lock, mga kabutingting, ito yung guard lock. Pero hindi niya na to original na guard lock. So, ngayon ay paandarin lang muna natin, baka mamaya hindi na siya gagana. So, isaksak ko lang yung power cord dito sa aking extension. At para makita nyo, alagyan natin ng LEC. Para mamaya ay hindi, baka mamaya ay isipin ng may-ari na nag-invento lang tayo. Sabagay, andito naman yung may-ari nakatingin, pero mas maganda na rin yung makita ng may-ari kasi yung sabi niya sa akin ito ay gumagana daw. Ito mga kabutingting ay nakasaksak na yung power cord yan. Kung nakikita nyo, nakasaksak na yung power cord sa ating outlet sa oro sa ating aking extension. So ngayon, inilayo ko lang yung LC, hinarap ko doon para hindi ako magiging delikado. Yan, atong switch ko lang tong switch dito. Yan, napakabagal mga umaandar siya mga kabutingting, tama naman yung may-ari, pero napakabagal. Number 2. So at number 3, yan, naka number 3 na yan. Kung kita nyo, pero may problema ito, ma'am. Kasi napakabagal. Bagal nga. Oh, yan. Dito naman yung may-ari mga kabutingting oh. Yan. Si Ma'am Hinday. So pag mga ganyan mga kabutingting ay pag mabagal, alam na ako anong problema. So pag mga ganyan ay
papalitan natin ng starting capacitor. Kung nakita nyo ay napakatagal siya huminto, so ibig sabihin wala pang problema ang bushing niyan. Pero ganun pa man, mamaya hindi ko muna gagalawin. Palitan muna natin ang starting capacitor para baka mamaya isipin natin ng may-ari na langis lang yung kulang. So tatanggalin lang natin ito mga kabutingting para mapalitan natin ng starting capacitor. Ang problema ay ayaw nang matanggal. So tatanggalin ko lang ito mga kabutingting. Yan mga kabutingting, natanggal na natin yung switch. Hindi ko na ipinakita dahil napakatigas. So ngayon, palitan muna natin ito ng starting capacitor para makita nang mayari. Baka mamaya isipin ay linis lang. So bago ko lilinisan ito, papalitan ko muna ito ng starting capacitor para makita nang mayari na may problema talaga. So hindi ko muna ito lilinisin mga kabutingting. Ngayon ay putulin na lang natin itong kapasitor. At itong kapasitor na to mga kabutingting ay lumubo na. Yan, kung nakita nyo ay lumubo na kaya siya bumagal. So ngayon ay papalitan natin ito ng bago. Yan, ang microfarad dito mga kabutingting ay 1.5. Yan, ang ipapalit din natin ay 1.5. Pag mga ganito kalaki, 1.5 lang talaga microfarad yan. So ngayon ay papalitan lang natin. At ito mga kabutingting ay ginawa ko na rin ito dati. Kaso bumigay na yung medyo may katagalan na rin naman to ginawa ko. Bumigay na yung kinabit kong starting capacitor. So yan, napalitan na natin. So ngayon, bago ko ito lilinisan, i-try ko muna ito kung bumilis ba or ganun pa rin ba. Bago ko ito lilinisan at langisan. So itatry ko muna. Yan. Ngayon ay switch lang natin sa number 1. So yan, kung number 1 pa lang yan mga kabutingting ay mabilis na. Hindi katulad kanina na halos hindi makaikot. Number 2. Yan, number 3. So ibig sabihin, pag mga ganon mga kabutingting ay may problema na yung kapasitor dahil lumubo na nga. So ngayon ang paglinis nito at ang paglagay sa langis, siguro hindi ko na siya videohan para hindi masyadong humaba itong video natin kasi tatlo ito. Madali lang naman lagyan ng langis ito, dito lang sa puno ng shafting yan dyan. Tsaka kung pwede rin kabilaan para mas maganda kung kabilaan ang paglagay ng langis. So post ko lang muna ito at continue ko mamaya pag nalinis ko na or naikabit ko na lahat. So yan mga kabutingting, na assemble ko na at nalagyan ko na rin ng langis yan. So ngayon ay tatry na natin. Yan, nakasaksak na yung power cord. Switch ko lang dito sa number 1. Yan, number 1 yan mga kabutingting. At hindi katulad kanina mga kabutingting na halos hindi siya makaikot. So yan, number 2. Number 3. So yan, okay na. At gamitin muna natin to habang nag-aayos tayo dahil yan, bali tinapat ko lang doon sa apo niya. Yun, kasi naglalaro at napakainit. So ngayon, dito naman tayo sa isa. Yan, ang problema nito ay guard lock lang din. So bago na tatanggalin muna natin yung screen. Tanggalin muna natin tong screen at itatry natin kasi ang sabi rin ng may-ari nito ay gumagana din. Baka mamaya ay may problema. So itanggalin lang natin itong screen mga kabutingting, yung ilisi. Yan, ano nangyayari nito? Ayun. So itry natin ito mga kabutingting. Lagyan din natin ng ilisi ito, baka mamaya ayaw nang gumana. Yan.
Ngayon, nasaksak ko lang dito yung power cord at hindi ko na nilagyan ng pan cap. Yan. Pinatay ko muna mga kabutingting dahil parang napakabagal din ito. Yan o. Yan, number one ko lang dito sa switch. Yan, number one. At napakabagal din. At ganun din ito mga kabutingting. May problema din ng starting capacitor nito. At gusto kong tawagin muna yung may-ari para makita niya na mabagal din talaga ito. So ito mga kabutingting ay palitin din ang capacitor nito at ito naman ay pre-wheel. Yan kung nakikita nyo. Matagal siyang huminto. So ibig sabihin ay walang problema ang bushing or shafting yan. Ang problema lang talaga nito kaya siya mabagal dahil sa starting capacitor. So para mapalitan natin ang starting capacitor ito ay ibababa ko lang at tatanggalin muna natin itong tornilyo dito. Ayan, itong nasa kamay ko para maibaba. Ayan, tatanggalin lang natin itong tornilyo na to. Ako mga kabutingting, gusto ko talaga, kaya pabor sa may-ari. Pag itong ginagawa ko ay pabor talaga sa mga nagpapagawa kasi makikita nila kung anong pinalitan or ano yung ginawa. Kasi mayroon kasing iba mga kabutingting na customer ay tamang hinala. Kaya ako talaga ay inaano ko talaga na mas maganda pag nandyan yung may-ari. Gustong gusto ko yun para makita kung anong problema. At masabi ko rin sa may-ari kung anong kailangan gawin para bumilis. Katulad nito. Ito mga kabutingting ay may gumawa na nito pero hindi ako ang gumawa nito. Yan, pinalitan ng starting capacitor pero secondhand lang. Kasi yung mga ginagamit ko talaga ng capacitor ay brand new talaga. Hindi ako nagpapalit ng secondhand lang na capacitor. So ngayon, ang capacitor lang naman pag mga ganito, 1.5 lang din naman ilagay niyan pero ang ilalagay ko rin nito ay 1.5 at yung paglagay nito pakita ko na lang sa inyo mamaya, siguro hindi ko na videohan, papakita ko na lang sa inyo kung 1.5 na microfarad ba talaga ang nilagay ko, tsaka ito ay lininisan ko rin dahil napakadumi. So continue ko na lang mamaya mga kabutingting. So yan mga kabutingting, napalitan ko na ng capacitor. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan, starting capacitor. At ito mga kabutingting ay last ko na to na capacitor na may wire. So ngayon ay i-assemble na natin. At kung napansin nyo kanina mga kabutingting, ito ay nakalaylay na yung screen nito dahil sa yung guard lock ay hindi na ayos or hindi na ayos pagkalagay. Ito mga kabutingting ay baliktaran ito. Mayroon lang akong i-share sa inyo. Pag ganito mga kabutingting at ayaw niya ng humigpit, ang gagawin nyo lang ay i-try nyong baliktarin itong guard lock. Pero tignan muna natin ito kung hihigpit ba. Ayan, humigpit naman. Humigpit naman siya. Pero kung sakaling hindi siya hihigpit, try nyo lang baliktarin. So ngayon ay i-assemble ko na ito mga kabutingting. Para may dalawa na tayong nagawa. At sabi daw ng may-ari nito sa akin mga kabutingting ay inaabangan niya daw pala talaga ako dahil pero nagbigay ako sa kanya ng number pero hindi niya na matandaan or baka nagpalit ng number si Ma'am Inday kaya hindi niya na ako matandaan kung ano din yung pangalan ko. So ngayon na wala nang testing. Diretso na natin ito sa dahil bago naman yung kapasitor na ipinalit ko. Kaya diretsuhan na ito mga kabutingting. Takpan na natin ito. At ito mga kabutingting ay nalinis ko rin. Nilinis ko na ito. So ilagay lang natin itong tornilyo. Ayan, itong tornilyo dito sa taas, isa. Hirap pagkapasensya na kayo mga kabutingting dahil wala talaga tayong cameraman. So ngayon, ibalik ko lang ito sa stand niya. So yan na mga kabutingting, ya, try natin. Number 2.
entry. Oh, ma'am, tanawa. Tingnan niyo, ma'am. Kung bumilis ba or ganun pa rin ba? Yan. At ilipat ko lang sa number 1 para makita mo na bumilis talaga. Yan. Para makita mo. Akan lang sa kanang puti. Unsa man ang jamo? Ingon ma dili na sa luag. Di man. Okay ra sa ja. Okay na, ma'am. Number 3. Bumilis na. Oh, yan. Uy, mag-slipper lagi. Yan, number 3. Gusto mo nang mabilis talaga. Ayan, number 3. So, dito naman tayo ngayon sa wall pan, mga kabutingting. At ito, mga kabutingting, ay hindi ito umaandar. Ayan, pakita ko lang sa inyo na hindi talaga gumagana ito. Tester lang natin. Ayan. Pero ang sabi ng mayari nito, mga kabutingting, ay gumagana daw. Pero trinay namin na para makita niya talaga na makita niya talaga. Kasi ako, mga kabutingting, pag mga ganito, pag sinasabi ng may-ari na gumagana, ako talaga itatry ko habang nandyan yung may-ari para makita niya kung gumagana ba talaga or hindi, o baka may problema na. Katulad nitong dalawang stand pa na nauna akong ginawa, ang sabi niya ay okay naman daw, walang problema. Pero may problema na yung kapasitor dahil mababagal na yung electric pan niya. So ngayon, tester lang natin. Yan, o bago ko testerin ay papakita ko muna sa inyo yung tester ko na okay yan. Sana nakita nyo, mga kabutingting. Ayan, para makita nyo. Ayan, kitang-kita. So ngayon ay testerin lang natin. At switch ko lang dito yung switch niya. Yan, walang power. Para makita nyo na isinwitch ko talaga. Yan, para makita nyo. Yan. Ulitin natin. Yan ay number 1 na, mga kabutingting. Number 2, wala pa rin nare-reading sa ating tester. Number 3, ayun, mayroon. Pero sa 1 at saka 3, so ngayon, try natin. Try natin ito kasi may nare-reading tayo sa ating tester. So ngayon ay tatry natin ito. At ang sabi daw ng may-ari sa akin ito, mga kabutingting, ito daw ay nangamoy. Baka pwedeng sa switch ito. Ayan. Okay naman. Kung nakikita nyo ay okay naman. Mabilis. Pero try natin sa number 1. Pinatay ko muna. Number 1. Yan. Papatay na siya, mga kabutingting. Hindi na umandar. Ayan o. Oh. Papatay na siya. Number 1 yan. Try natin sa number 2. Yan, number 2 ay wala din. So mayroon na akong idea nito. So pag mga ganito, mga kabutingting, dahil sa number 3 lang gumana at sa number 1 at saka sa number 2 ay wala. So ngayon ang gagawin natin dyan ay tignan natin yung switch. Ayan, tignan natin yung switch at tatanggalin natin yung mga tornilyo ito. So yan, mga kabutingting, natanggal ko na yung mga tornilyo nya. So ngayon, tignan natin. Ayan, nasunog nga, mga kabutingting, oh. Sunog. Oh, ayan, para makita mo, ma'am. Halika, ma'am. Ayan, mga kabutingting, oh. Sunog. Kaya yung 1 to 3, yung 1 at saka 2 nito, hindi na gumagana. Yung 3 na lang ang gumagana nito. Ayan, kung nakikita nyo, sunog talaga. So ngayon, ay papalitan ko yan. Kaso yung ipapalit ko nito, mga kabutingting, ay yung hindi na dihila, total diikot na lang din naman nila ito dahil wala nang tali. Kasi ako wala akong pamalit talaga nito. So kaya diikot na lang yan, ma'am. Okay lang, ma'am? Okay na, diikot. Ito naman yung may-ari, mga kabutingting. Oh. Hello. Para makita at magpaalam tayo kung anong pwedeng gawin. Kasi ito talaga ay nasunog. So ngayon ay tatanggalin lang natin itong dalawang tornilyo na nakatornilyo dito sa switch. Sunog na sunog to. At maghahanap tayo ng switch ngayon, mga kabutingting, kung mayroon ba akong pamalit nito. Kasi kung wala ay mayayari niya, number 3 lang ang mapapagana nito. So yan, mga kabutingting, ito yung ipapalit natin. At ito, mga kabutingting, ay hindi talaga ito pang bullpan itong switch na to. Diikot lang to, pero nagpaalam naman ako sa may-ari
na kasi ito ay wala na rin namang tali ito, hindi na dihila, diikot na lang din nila. So ibig sabihin pwede ito. So ngayon nakabit ko lang ito mga kabutingting. So yan, nakabit na natin yung ano nya. Ang paglipat nito mga kabutingting, kung ano yung posisyon nito, yung number 1 nito ay dilaw, number 2 gray, number 3 pink. Ganon din yung paglagay nito mga kabutingting. Hindi na natin pwedeng ano yan, baguhin. Yan, pakita ko lang sa inyo. Basta tandaan nyo lang ang number 1 nito, pag nakaharap tayo sa switch, lapat ito yung nauuna dito sa pak sa kanan, ayan yung number 1. Kasi kung basta nakaharap tayo sa switch mga kabutingting, yan yung number 1. So tanggalin lang natin at ihinang natin ito ulit dito sa pinalit kong ano switch. Tanggalin lang natin. Ayaw matanggal. Magpanibago na lang tayo nito. Bali, binalatan ko lang yung dulo ng wire mga kabutingting para dyan at lagyan lang natin ulit ng soldering lid at para mahinang natin. Yan, lagyan ko lang ng ano soldering lid yung dulo. So yan mga kabutingting, nalagyan na natin ng soldering lid yung dulo. Itong itim mga kabutingting ay ito yung isang linya sa line 1 sa power cord. Malaman nyo naman yung lagayan sa ano sa power cord dahil yan ay nakahiwalay talaga. So ang number 1 nito ay kulay dilaw, pero dito tayo sa number 3 mag-una sa kulay pink. So yan na mga kabutingting, dilaw, gray, pink. So ngayon ay testing muna natin bago natin ito takpan. At ang problema nito mga kabutingting ay hindi aabot itong hawakan. Yan, ayaw oh. Ayaw. So papalitan na lang natin ito ng switch handle na kulay black. Mayroon ako dito na mas mahaba. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan. Naka-zero pero hindi umandar. So ngayon, switch na natin. Ayan. Umandar na siya. Number 1 yan mga kabutingting. At number 2. At number 3. So okay na yan. So takpan ko muna ito mga kabutingting. Dahil ang problema lang nito ay switch lang. Ayan. Takpan lang natin. So takpan ko muna ito mga kabutingting at continue ko na lang mamaya pag itatry ulit. So yan mga kabutingting, try na natin. Ang naging problema lang nito ay switch. Pinalitan natin yung switch kasi nasunog kung nakikita nyo. At yung handle niya mga kabutingting pinalitan ko rin dahil hindi aabot dahil ibang switch ito. Ang switch nito mga kabutingting ay diikot. Hindi talaga ito pang bullpan. So ngayon try ko lang. Yan, number 1, gana na siya kaagad. Hindi na kailangan ng tester dahil gumagana na. At try lang natin ipa-swing kung baka mamaya ay ayaw rin mag-swing. So yan, nagsiswing na rin. Number 2, number 3. So yan, okay na mga kabutingting. So yan mga kabutingting, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At hindi ko mayroon pa silang ipapahina ang speaker daw, pero hindi ko na yung sasali. Hindi naman ako manggagawa ng speaker o ano paman. Basta ako, ang master ko lang talaga, electric pan washing. Dahil mahirap yung magmarunong tayo na hindi natin alam. Baka mamaya, lalo pang masira, mapagalitan pa ako, di ba? Maganda na yung sabihin natin yung totoo, kung alam ba natin yung hindi. Talaga. So yan mga kabutingting, kung nagustuhan mo tong video na to, pwede bang pa-like, pa-share. At sa mga bago nating napadpad dito sa ating channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan ka ng update or mabigyan ka ng notification pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video.
At bago natin tapusin, interviewin muna natin yung may-ari kung anong masasabi niya sa performance natin dahil ngayon lang tayo nakapag-vlog dito. Ano, ma'am, Maminday, anong masasabi mo? Oy! Oy, oy, Karen! Magaling talaga siya. Oh, magaling mo sira, ma'am. Siya talaga suki ko. Ayan, suki, mga magaling kabuting-ting. Magaling din magsira, talaga. Mga kabuting-ting. Talaga ah, yan, ma'am. Yan, shout out na rin sa inyo, ma'am. Salamat sa inyong tiwala. Siyempre, kasi pag hindi ko talaga kilalang tao, hindi ako kukuha na siya mag-repair. Ayan, tama naman yun, ma'am. Ayan, dahil sa panahon ngayon, maraming manluloko. Magaling ka mag-ayos, kaya tiwala ko sa'yo. Ayan, hindi naman magaling. Nakachamba lang talaga, mga kabuting-ting. Ayan, mga kabuting-ting, dito na natin tapusin yung vlog natin sa araw na to. At laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.